The Story of Lauren Rimo Aguilar. Mga anak ko, si Athena, Aphrodite, and Artemis. Yung asawa ko po, papalitan ko na yung pangalan, Zeus. Kami po ang Team Olympus. I'm facing to you, everyone. I'm doing iFern with my family. And with my family here, Team Olympus. Thank you very much po. Okay na. Okay na. Actually, sir, thank you very much po. Thank you very much, iFern Nation. Kanina pa ako naiiyak kasi hindi ko po alam kung karapat-dapat talaga ako magsilita dito sa harap. And feeling ko po hindi po ako nakaka-inspire. Magpapakilala po ako sa inyo with my slides. Pwede na ba? Ito po ako. Ako po si Josa Lorena Remo Aguilar. Graduate po ako sa St. Scholastica's College, Manila. Ang course ko po ay economics. Mahilig po ako mag-analyze sa mga bagay-bagay. And anak po ako ng dating mayor ng Cuenca, Batangas. Hindi naman po siya kalakihan na bayan, pero it's a third-class municipality. Anak po ako ng may-ari ng Alpha Insurance. Bakit ko to ginagawa? Dahil po, mas masarap po para sa akin yung kinikita mo, yung sarili mong pera nang hindi ka umaasa sa magulang mo. Hindi ko po alam kung tama na nag-share ako dito, nanginginig po ako, pero gusto ko lang po i-share sa inyo yung buhay ko. Nung nagsimula ang career ko pagka-graduate ko, nagtrabaho po ako as a real estate agent. Hindi po ako pinagtrabaho ng tatay ko sa kumpanya namin para daw matuto ako sa buhay. Doon po, nagsasaturate ako, nagbibigay ako ng flyers, nasa initan ako para ma-experience ko. Pero iniisip ko, tama pa ba yung ginagawa ko? Pero gusto ko naman yung ginagawa ko kasi marami ako nakakatsikahan. Madaldal po kasi ako na tao. Mahilig po ako makipagkwentuhan at makipagkwentuhan ng buhay-buhay. After that, nag-Singapore po ako. Tinry ko po mag-OFW para malaman ang buhay ng mga OFW. Mahirap pala. 3 months po, yung tinagal ko lang doon kasi tinawagan ko yung tatay ko. Sabi ko, ang hirap pala. Bakit? Kasi
Nung nandun ako, pinapaglinis ako ng banyo ng mga Singaporean. I have nothing against them. Pero na-realize ko po, ang hirap pala na malayo ka sa pamilya mo, nakaka-relate yung mga OFW dito. Tapos wala kang pera. Pina-experience po sa akin ng tatay ko yan para daw maging matatag yung loob ko, maging matibay yung loob ko, makayanan ko kahit anong hamon ng buhay. After that, pagbalik ko po, ang dami ko pong pinagdaanan din, pero naging country manager po ko ng isang headset company. With this, it's a Chinese-Danish company na ako lang po ang empleyado sa bansa. Pinalaki ko po siya in 6 years. Ito po ako, marami po nagsasabi, akala ng mga tao, kapag anak mayaman ka rin. Sa totoo po, hindi po. Yung experience ko po, paano ko pinaki? Kami pong mag-asawa, saan po kami sa utang. Hindi po kami humihingi ng pera sa gulang namin. Pero, pinagtatrabuan po namin yun. Nabaon nga rin kami sa utang eh. Bakit? Mahilig kaming umaura. Mahilig kami mag-swipe ng credit card kasi gusto namin makipagsabayan sa iba. Mahirap rin pala talaga gumawa ng sarili mong pera. And, nakilala ko po yung napakagaling magsayaw dito kanina sa harap ninyo. Sana yung asawa ko, sample. Si Adrian po, nakilala ko po siya sa call center, sa HSBC po. We've been together for 16 years. Pero doon po, no, kami po talaga, power partners kami. We consider ourselves power partner couples. Bakit po? Ako po madaldal, yung asawa ko ngayon lang po dumaldal. Kung ako po magaling magsayaw, yung asawa po ko po, napakagaling magsayaw. So, ganun po, no, our strengths po, sabi nga po ni Sir Tom, kumbaga, we combine our strengths and we eliminate our weaknesses. Ganun po yung ginagawa namin. Lahat po ng for 16 years, ang dami namin na pagdaanan din at marami pa kaming pagdadaanan. We always make sure, and I always make sure, na kung ano po yung kahinaan ng asawa ko, kailangan ko rin po talagang sakluban ng kahit papano. Kasi yun lagi ko sinasabi sa iyo, V, di ba? Sorry, kinakabahan pa rin ako. Kasi sa amin po mag-asawa, minsan po ang nangyayari sa amin, kapag ano po yung kagalingan ng asawa ko, alam ko kagalingan ko rin yun kasi lagi po ako nasa likod niya. Kung anong kahinaan ng asawa ko, yun din po yung kahinaan ko. Kaya we always make sure that we lift each other up kasi kami lang naman mag-asawa ang laging magkakampi sa buhay. Yun po yung sinasabi ko sa kanya. Anyway, eto po kami, kinasal po kami. Yung kanina po, ito po yung mga deepest why ko kung bakit ko po ginagawa yung iFern. Si Athena, si Daiti, tsaka si Artemis. Kasi gusto ko pong makita nila na yung nanay nila masipag para maging masipag din sila. Naniniwala po kasi ako na kung anong nakikita ng mga bata sa mga magulang nila, yun po yung mangyayari sa kanila at yun yung gagawin nila. Next po, no, ito po yung nangyari sa amin. Do something uncomfortable today by stepping out of your box. You don't have to settle for what you are. You get to create who you want to become. Ayoko pong masabi na anak lang ako ng mayaman. Gusto ko pong masabi na successful ako na babae, na lahat ng meron ako ngayon, pinaghirapan ko po. Lahat ng meron ako ngayon, na aming mag-asawa dahil po yun sa pagsisikap namin. Yun po talaga, by going out of your comfort zone, marami ka pang matututunan sa buhay. When my iFern journey began, last July 18, 2019, my upline po is upline Rain and Ken. So totoo lang, nung una ko silang nakilala, akala ko po talaga, hindi, mga bata pa kasi sila, mas matanda ako sa kanila. So, na-realize ko, bakit itong mga batang to kumikita ng 300,000, 500,000? Samantalang kaming mag-asawa, ang kinikita lang namin,
120,000. Tapos ang dami naming mga anak. Na-inspire po ako sa inyo. Upline Rain and Ken, maraming salamat sa inyo. Kasi kung hindi rin kayo nagtsaga sa amin nung time na yon, kahit magkaaway kami lagi ni Adrian, hindi siguro namin mararating kung ano meron kami ngayon. Especially to you, Upline Ken. Asan ka? Maraming salamat sa'yo. Kasi nakilala rin ang asawa ko. Dati hindi naman madasalin yung asawa ko eh. Pero through iFern, naniniwala na talaga siya na may Diyos. Dahil kay Upline Ken, pag-inspire mo sa asawa ko. Dati po talaga hindi nagdadasal si Adrian. Ako lang yung sinasamba niya. Pero ngayon may Diyos na talaga siya sinasamba. Yun po, no? Thank you very much. At nag-family package po kami. Ito po yung kwento nun. When we started, binudol lang talaga ako nila Upline Rain. Tapos nun, pinuntahan po nila kami sa Batangas. Sabi ko sa kanila, wala akong pera. Pero yung magulang ko may pera. Kung gusto mo, puntahan mo ako sa Cuenca. Doon, magkakapera tayo pampuhunan doon. Nagulat po ako, 11 o'clock po sila ng umaga, pumunta doon. Umuwi po sila ng 7 ng gabi, pero bigla kami nag-family package. Ano po yung gusto kong sabihin doon? Tsinaga po nila kami. Kung hindi po nila kami tsinaga, siguro wala po yung Team Olympus ngayon. At dahil doon, maraming salamat kasi marami kayong natulungan, hindi lang kami. Hindi lang kami na mag-asawa, kundi lahat ng Olympus. Isipin nyo, yung mga downline natin, yung mga abogado. Diba? Isang welder, pero ang downlines niya, mga professionals, tsaka mga abogado. Maraming salamat kasi tsinaga nyo talaga kami. Diyan po nagsimula ang iFern journey namin. And ang tanong ko po, no, can I do it, yung iFern? Of course, I can. Kanina po pinakita nila Upline na Attorney Des, nag-change lang po kami ng brand. Bumibili naman kami ng mga ganito. Change ko lang lahat ng vitamins into iFern. And I also wanted to tell you na ito pong title ng ating sizzle ngayon is Shine. Hindi po ako magaling talaga magsalita. Ang asawa ko po yung magaling talaga magsalita at mag-organize ng thoughts niya. Sabog-sabog nga ako eh pag nagtotalk. Pero gusto ko lang po i-inject ito sa lahat. Paano po namin ginawa ang iFern? Dahil po dito sa Shine na to for today, nandun po yung support. Kayo po, magme-member kayo ngayon or members kayo ngayon. I know for a fact that you know meron po kayong support na galing sa inyo mga uplines. Ako po, personally, I have my family support, my spiritual support, partner support. Ano pong gusto kong sabihin? Buo po ako. Hindi po namin ito magagawa, hindi namin ito marireach for 2 years kung hindi po ako buo. Pero dahil po dito sa mga support ko, ang dami pong nangyayaring success sa aming mag-asawa. Next ko po is the business support. Of course, nandyan, si Upline Jack, maraming salamat po. Ito po, hindi pa po talaga kami kilala noong mga panahon na yan. Birthday mo po to. Pero na-inspire mo po kami, Upline. Dahil po dito, na-feel ko po na may family pala talaga to sa Shangri-La to, Momshi. And next, no, yung Melex, also Rain and Ken. Shot po no to noong gabi na yan. Maraming salamat. Dahil sa inyo, sobrang nai-inspire ako na alam ko, makukuha rin namin kung ano yung nakukuha nyo ngayon. Maraming salamat. I'm always inspired by the two of you. I really don't know how to express my gratitude to the both of you, but I really love the two of you. Sobra. And of course, no, ito po, nung pandemic, diyan kami nagsimula, nag-start po talaga kami mag-asawa during pandemic. And this one, the support of Team Olympus. I wanted to say thank you all kasi hindi lang naman kailangan upline support and kailangan rin po no buong support ng buong team. That's what I have. Next po, of course, sa lahat ng mga PDs, maraming salamat po sa lahat ng presidential directors. Because of you, natututunan ko rin po no makisama sa ibang tao. Natututunan ko rin po kung paano mag-handle ng team. Maraming salamat sa inyo. Sobrang salamat sa inyo. Dahil sa inyo, nagaganahan rin talaga ako pumasok.
Dahil sa inyo, nai-inspire niyo po ako, pati asawa ko. And of course, kay Sir Tom and Mama Dam, maraming salamat, sir. Sobrang salamat po sa pagsatsaga niyo sa akin. Tsaka po sa aming mag-asawa. Sa inyo po ni Madam, sobrang salamat po sa support. Hindi ko lang po alam kung paano ko po i-express yung pasasalamat ko sa inyo kasi ang dami pong nagbago sa buhay namin. Katulad po nung usap natin kagabi, sir, sobrang grateful po ako sa inyo. Maraming salamat. I always learn from the two, from all of you. Kasi nung nabasa ko to, learn from the greats and expose yourself to be better work. Yan po yung ginawa namin. We always expose ourselves to a lot of people, mayaman, mahirap, middle class. Lahat yan pinapakisamahan namin kasi naniniwala ako, marami kaming matututunan kahit kanino. Yun po yung ginawa namin mag-asawa. Yun po yung ginawa ko. And of course, the business partners turned family. Next po is honor. I always wanted to tell you also, when you do the iFriend business, meron po, no, nasa Bible po yan, honor thy father and mother. I always honor my parents, and of course, I always wanted to tell you that we honor you, Sir Tom and Mama Dam. You are our father and our mother here in this business. We always honor you, sir. Sana po, no, sana talaga maging maayos na rin po lahat. Next po, no, pwede ba mag-back to? Honor thy business and business partners. Yun po talaga yung ginagawa namin mag-asawa. Yun po yung ginagawa ko rin. I honor the people around me. Hindi ko sila binabastos. In fact, lagi ko silang kinakaibigan. Lagi ko po talaga silang ino-honor. Next, gusto ko pong idagdag tong hungry. I'm always hungry for learnings. Lahat po ng ways kung paano gawin yung negosyo, kung paano po mag-execute ng mga projects, mag-execute ng mga paandar, we're always hungry for all the learnings that we can learn kahit kanino. Yun po talaga yung ginagawa namin. And also, eto po, no, marami po dito, gusto nila gawin yung negosyo, pero hindi po sila willing talaga ituloy-tuloy. Everyone wants to eat, but few are willing to hunt. Adrian at ako po, no, kung kontento na ako sa buhay ko, hindi na po siguro talaga ito tutuloy-tuloy. Kumbaga, pwede naman akong humingi na lang ng pera sa mga magulang ko, pero we are hungry for our own success. We are hungry para magkaroon pa ng sarili naming success na may laki namin sa mga anak namin. Ito po, no, makikita niyo po dito, we are just team builders. Ito po yung ginawa namin. Tinuloy-tuloy lang namin yung iFern business during pandemic and even up to now. Kasi gustong-gusto po talaga namin na makatulong din sa iba. At the same time, totoo po yun, pag may tinutulungan kayo ng mga downlines ninyo or mga members ninyo, kayo rin po magkakaroon ng income, magkakaroon ng sarili ninyong success. Dito lang ako nakakita na pag tumutulong ka sa mga tao, sa ilalim mo, sa mga downlines mo, ikaw nagiging successful. Kasi doon po, sa negosyo ng tatay ko, yung tatay ko lang yung mayaman. Yung mga empleyado, empleyado lang talaga sila. Pero dito sa iFern, ang galing nung magic. Ang magic na nararamdaman namin na every time tumutulong ka sa ilalim mo, sa mga downlines mo, ikaw din, no, nagkakaroon ng success. Ito nga po yung nangyari sa aming mag-asawa. Ang dami po namin success dito. Power partner couples kami. Ang dami namin na-achieve. And ito rin po gusto ko idagdag. There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure. Marami po dito, pag bumagsak, ayaw na magtuloy-tuloy. Pero kami mag-asawa, or ako mismo, kahit bumagsak ako, nagtutuloy-tuloy pa rin ako kasi hindi naman po enough lang ng lakas ng
Ang kailangan mo, tibay ng dibdib para magtuloy-tuloy. Tama? Kung hindi matibay ang dibdib mo, hindi ka magiging successful. Kahit ano pa, kailangan kayanin mo. Kasi at the end of the road, you will get your success. Yun po yung ginawa namin mag-asawa. Maraming nagbabash, maraming nagsasabi na hindi mo kaya yan. Ako, yung mga kamag-anak ko, sinasabi sa akin pag nag-offer ako, "You want money, Lauren? I'll just give you money. What you're doing is just crap." Ganun yung sinasabi nila sa akin. Pero ngayon po, no, sila na yung tumitingala sa amin. Bakit? Kaming mag-asawa, nakabili kami ng 3 luxury cars ng sarili naming pera. Nakabili kami ng Rolex sa sarili namin. Nakabili kami ng mga gamit sa bahay na sarili naming pera na pinaghirapan namin. Masarap. At the same time, daughters are so proud of us because they see na hindi kami humihingi ng pera sa mga magulang namin. Yun po yung pakasarap. Yun po yung napakasarap na nararamdaman ko. Next ko po is I. S-H-I. Ayan. Inspire. Self-confidence is the foundation of great achievement. Sa totoo lang po na nagsipo lang naman umaura, Ma'am Shi. Hindi ka na ganito yung mangyayari sa amin. Gusto ko lang naman magkapa. Gusto ko lang naman mag-corona. Pero doon pala, no, nakikilala ka na ma-market mo yung sarili mo. Natandaan ka ng mga tao. Pag natandaan ka ng mga tao, tutuwa sila sa'yo, sasali sa'yo. Ang ako lang oras. Total, nasa network marketing naman tayo eh. Nagpa-market naman tayo ng sarili natin. Eh, market ko na yung sarili ko. No, Olympus, may pa-corona, may pa-andar, may pa-kapa. Ganun yung nangyari sa amin. Yun lang naman. And po, no, noong nagsisimula kami, hindi ko rin nakakala na makakami ng sinilinalis. Mabibilhan ko yung nanay ko ng Louis Vuitton. Dati kami lang yung binibiligyan ng Louis Vuitton. Ang samdam na ikaw ilang anak, ikaw yung nagbibigay sa magang. Yun po yung napakasarap. Gusto ko pong sabihin yung mga kapibigay lang nila, mga lakos, yung mga ganyan ba. Pero po pong December po yung tatay ko ng Fendi. Binigyan ko yung nanay ko ng Fendi. Binigyan ko yung kapatid ko. Tumaas yung tingin nila sa akin. Nakakatuwa. Kasi ay nagganon pala yun. Next, no, meron din po kami mga, di lang kami, yung buong team namin na kukuha nila yan. And we inspire them that there's always a chance in life. Hindi yung dapat makontento ka na lang kung anong meron ka. Through effort, natutupo kaming mangarap ulit. Through iFern, yung mga downlines namin all here, natututo kayo mangarap ulit. Kasi akala ninyo kontayo sa buhay. Pero pag may nakikita kayo, hindi lang po yun katulad sinabi ni Sir Tom kanina nung sinabi ko, ito pong lahat, binili po namin mag-asawa. Yung dating sasakyan namin Fortuner, yung dating sasakyan namin Mobilio. Pero po yung mga sasakyan namin na pag bumababa yung asawa ko, nakapagyan yung asawa ko. Dahil pinibigay lang niya sa akin, kasi meron na kami dito sa Ifern. Natuwa po ako sa asawa ko kasi sa lang dati po, wala po talaga, tahimik lang siya. Ang nabibigay niya sa akin kasi ang sweldo niya, 60,000 pesos per month. Pero ngayon po, no, ang kanyang kinikita, joint income namin mag-asawa here in effort, accumulated 4 million pesos. Years. Pigyan na ako ng asawa ko
nagkaroon na rin po siya talaga. Sinabi ko sa kanya, "Be, di ba dapat marami ka pang na-inspire, hindi lang yung mga agents mo." Pero dito po, ang dami na po niyang na-inspire sa kanya, may maibubuga ka pa. Lahat po tayo may value pa. Lahat po tayo dito pwede at ma-inspire pa sa mga buhay nyo. Akala namin, yung story namin, hindi ka inspire. Pero nung pinakilala kami ni Upline, Rain and Ken, kila Melix, pwede pa pala. Hindi po namin nakalain na gano'n yung mangyayari. Again, ito po yung sinabi ko, iba kung pinaghirapan mo yung meron ka kesa mo, mas nakaka-proud pala. Nurture! So, gusto ko rin po i-share paano po kami nagpalaki namin negosyo. Paano po namin ginawa yung iFern business. Number one, no, we implement a buhay mo. Sa totoo lang, marami pang pwedeng magbago sa buhay mo. Ako nga ganito. Ang dami pang nagbago sa buhay ko. Kung sa inyo, marami pang pwedeng mangyari. Dahil sa totoo lang, may ibubuga ka pa dito sa mundong to. Naniniwala ba kayo na may maibubuga pa kayo? And through iFern, yun po yung nangyari sa amin. At imposible hindi mangyayari sa inyo yan. We also added really personal touch. Kinaibigan namin, ginawa namin pamilya lahat ng downlines namin. Even our uplines, ginawa namin silang pamilya. Lahat po, no? Ganun po yung ginagawa talaga namin. Hindi ko alam kung paano ko express, hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin. Pero we created the family here in iFern. Dahil alam namin that we always bring out the best in each other. We empower. There are two ways of spreading light, to be the candle or the mirror that reflects it. Number one, as a leader, you show them the light. Paano po namin ginawa yan? Pinakita po namin at ipapakita ko rin po talaga sa inyo na ito po yung nangyari sa amin doing iFern business for 2 years. Lahat po yan nakuha namin in 2 years lang. Pinakita namin na kayang-kaya, we showed them the light. And next, ito po yung ginawa namin, we led by example. You cannot be a leader kung ikaw mismo, hindi mo ililid yung sarili mo. Kung gusto mong maging successful dito sa iFern, dapat maging masipag ka. Ito po, naging active kami sa office. Gumawa kami ng mga events for iFern. Lahat po yan ginawa namin outside. Outside and inside iFern, gumagawa kami ng mga activities. Isinapuso talaga namin. And of course, the mini ladies, I love you ladies. Sobrang na-empower ang bawat isa dito, lalo na yung mga babae. I wanna thank you, Mama Dam, for doing this iFern for us. I miss you so much, Mama Dam. And of course, gusto ko pong sabihin, paulit-ulit ko po, hindi ko alam kung paano ko incorporate lahat ng sasabihin ko. Lahat po ito ginagawa ko dahil para sa asawa ko. Kasi dati, may mukhang ka nga dito. Ito po yung asawa ko. Dati po, no, akala niya, wala nang pag-asa, kontento na siya sa buhay. Okay na yung binibigay niya sa akin. Ang sinabi ko sa kanya, alam mo, marami pa tayo magagawa together. Alam mo, marami pa tayong hahamakin natin ng lahat para maging successful tayo together. Ganun lang. And I'm really, really thankful for iFern kasi through iFern, lahat yan nangyari in just 2 years. Again, eto lang po, no? Gusto ko rin pong sabihin, in front of these kids, come here. As a mother, be the person you want your children to become. And with these kids in front of you, I just want to tell you
that these kids are my inspiration. Hindi ko po ito gagawin kung wala ito mga anak ko na to. And I always ask them, am I a good mother to the three of you? Yes. And if they see me working, it's okay. I don't feel guilty anymore. Kasi alam ko na kahit wala ako sa tabi ng tatlong batang to, they know that I'm doing this for them, for their future. And I want them to be like me. I want you guys to be like me. Nakakayanin nyo lahat. Kakayanin nyo kahit anong problema. Magiging malakas yung loob nyo. Mas magiging matibay yung dibdib ninyo kasi mga babae kayo. So again, gusto ko pong sabihin sa inyo that we won't ever shine also if not for these people. Ma'am, Madam, and Sir Tom, we won't shine here in Ifern if not for the two of you. I apologize po kung may mga shortcomings kami. I apologize po for the things na may mga nangyari, may nagawa kaming mali, sir. And always, always grateful na nakilala ko kayo in this lifetime. Kasi sir, kung hindi po dahil sa inyo, siguro po sir, empleyado pa rin kasi Adrian ngayon. Ako po siguro, humihingi ng pera sa tatay ko pag nagkukulang kami. But sobrang thank you po kasi it's a different life that we have right now because of you and Mama Dam, sir. Thank you po. So again, here in Ifern Shine, S is for support, honor, and hungry for more learnings, inspire, nurture, and empower. Question, how do you shine in this world? I believe, and do you believe po, na you can shine here in Ifern? Parang mahina, lahat ba tayo naniniwala na mag-shine tayo dito sa Ifern? Yun lang po, no? So be a member, palakihin ninyo yung negosyo nyo, magsipag kayo. Maraming salamat po. I'm Lauren Remo Aguilar, your Presidential Director. Maraming salamat po sa inyong lahat.